Hello mga kabantahera! Bago po tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. At dapat daw ay hindi siya magpatalo. Tinanong niya si Mang Ilyas tungkol sa pamilya nito. Tinanong ni Mira si Mang Ilyas kung meron daw ba siyang anak o asawa. Pero sumagot ito. Pero tumawa si Mang Ilyas at sumagot na huli na para siya ay mag-asawa at magkapamilya. Tinanong ni Mira si Mang Ilyas tungkol sa kanyang mga magulang at sinabi niya na construction worker daw ang kanyang ama at ang kanyang ina naman ay may bahay. Nahirapan daw magbuntis ang kanyang ina sa kanya, kaya mag-isa lang siya. Sinabi pa ni Mang Ilyas na mahirap lang daw sila pero napalaki siya ng kanyang mga magulang na maayos. Sinabi ni Mira kay Mang Ilyas na halos pareho daw sila ng buhay dahil ang kanyang ina ay ginawa ang lahat para sa kanya nung magkasama pa sila. Pero ang kanyang ama ay hindi niya na nakilala. Sinabi pa ni Mira na ni pangalan ng kanyang ama ay hindi niya alam. Kung siguro magkasama lang daw sila ng kanyang ama, ay hindi siya mapupunta sa ganoong sitwasyon. Sinabi ni Mang Ilyas kay Mira na kung kailangan niya daw ng tatay-tatayan, ay handa siya maging tatay nito. Kinuha ni Mang Ilyas ang kanyang pagkaing dala at ibinigay kay Mira at sinabihan siya na kumain ito ng maigi. Kausap ng kanilang ina si Mang Ilyas at sinabi nito na mahusay ang ibinigay niyang training para kay Mira. Hindi naman lahat ay aasa nila kay Apollo. At sinabi ng kanilang ina na dapat daw yun din ang training para kay Mikai dahil sa susunod na misyon ay kasama na ito. Ang lahat ng pinag-usapan nila ay narinig ni Mira. Nagtanong pa si Mang Ilyas na hindi ba masyadong pangbata si Mikai. Pero sinabi ng kanilang ina na hindi dahil matagal na daw si Mikai sa kanila. Sumagot si Mang Ilyas na kung yan ang kailangan at sinabi ng kanilang ina na tara may ipapagawa pa ako sa inyo. At umalis silang dalawa. Dali-dali namang pumasok si Mira sa kwarto ni Mang Ilyas at naghalungkat ito hanggang sa nakita niya ang isang mapa. Isang mapa na kung saan magagamit niya sa kanilang pagtakas. Nakaupo si Mira sa labas at nilapitan siya ni Mang Ilyas. Sinabi niya kay Mira na may training daw sila pero tinitigan siya ng masakit ni Mira. Tinanong ni Mira si Mang Ilyas kung ano na ba ang balak nito na kung gusto bang makuha ang loob nila kaya tinulungan niya itong si Mira. Sinabi pa ni Mira kay Mang Ilyas na ginamit lang daw siya para patunayan sa lahat pero sana naman ay huwag niyang idamay si Mikai. Kailangan daw ni Mikai ang normal na buhay. Hindi daw dapat si Mikai na nakasama nila at ni isa man sa mga kabataan ay hindi dapat nandoon sa lugar na yon. Pero tinanong siya ni Mang Ilyas na kung bakit nasa ganyang sitwasyon siya. Na alam niya naman noon na hindi patas ang mundo. Sinabi ni Mira kay Mang Ilyas na naniniwala pa rin daw siya na hindi palabas ang mga ipinakita nito sa kanya. Na mabuting tao daw si Mang Ilyas kaya sana naman daw ay matulungan sila. Matulungan siya para makalabas sa mansyon. Sinabi ni Mang Ilyas kay Mira na tama na. Papalagpasin niya daw ang mga lahat na sinabi ni Mira sa kanya, pero sana ay hindi na mauulit. Sa pag-uusap ni Mang Ilyas at Mira, ay nakinig si Apollo. Pagpasok ni Mira sa kwarto ni Mikai, sinabi niya na hindi niya daw kaya ang misyon at umiiyak ito. Sinabi ni Mira na hindi naman matutuloy ang misyon at natigilan si Freya. Nagtanong siya kung bakit. Sinabi niya natatakas daw sila. Sinabi ni Freya na alam niya kung anong nangyari sa kanya nung huli siyang tumakas. Pero sumagot sa kanya si Mira na iba na daw ngayon. Handa na daw sila. Sinabi pa ni Mira na manakita daw siyang mapa sa kwarto ni Mang Ilyas at inaral niya ito. Kabisado niya na kung saan sila pupunta at dadaan. At sinabi pa ni Mira na may sikretong daanan daw na hindi sila makikita. Kailangan lang daw nilang gumawa ng distraction at tinanong niya si Mikai dahil magpapaparty ito sa kanyang birthday. Sumagot si Mikai kay Mira habang umiiyak ito na paano daw kung mahuli sila. At sinabi ni Mira na siya ang bahala. Dumating ang kaarawan ni Mikai at lahat ay abala sa pagkain. Sinabi ni Freya sa lahat na may palaro daw siya pagkatapos nilang kumain. Nakakita naman ng tsansa si Mikai at Mira para lumabas ng mansyon. Nagtanong si Mikai kay Mira na kung paano daw ang kanilang makaibigang natira. Sinabi ni Mira na kailangan nilang makalabas muna para makahingi ng tulong. Pero hinarang sila ni Mang Ilyas at tinanong
kung saan daw sila pupunta. Sinabi ni Mira na padaanin daw sila pero sumagot si Mang Ilyas na hindi pwede at lalong mapapahamak sila sa kanilang ginagawa. Sinumbatan ni Mira si Mang Ilyas na ang sabi nito na pwede daw nitong gawing tatay pero bakit pinipigilan sila? Abangan, sinasabi ni Joy sa lahat na kailangan nilang mapatumba si Deborah. Anong sikreto sa pagkatao ni Mang Ilyas? Thank you for watching mga kabantahera. Please leave your comment para ating mapag-usapan. And subscribe!